Kapag mahulog itong inyong straw na mayroong ejector, nako, makukuha pa ba? Panoorin natin ang bidyong ito. Hello, good morning mga ka-GB. What's up? Welcome po sa isa na namang episode ng ating vlog. Welcome po kayo dito sa JB Balance TV, sa channel kung saan pinag-uusapan ang mga problema sa patubig system. So ngayong umaga, mayroon tayong isang napakagandang topic, pero bago tayo magpapatuloy, nais ko munang i-shoutout yung ating kaibigan na nasa Canada ngayon, Toronto, Canada, Bakulod Vlogs. Shoutout sa iyo dyan, aking kaibigan, at sa lahat ng mga tubero sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Shoutout sa inyong lahat. So, ngayon, mayroon tayong isang topic mga ka-GB. Ito po ay mayroon tayong isang viewer na nagtatanong kung makukuha pa ba ang straw na nahulog, lalong-lalo na yung may ejector. So, ngayon, sasagutin natin mga ka-GB kung makukuha pa ba or hindi na siya makuha. Ayan. So, sa totoo lang mga ka-GB, 50-50. Pwedeng hindi makuha, pwedeng hindi na makuha. Pero ngayon, i-explain natin, ipapakita natin sa inyo yung buong explanation, makukuha pa ba or hindi. Ipapakita ko sa inyo ang sitwasyon mga ka-GB, kung kaya pa bang makuha or hindi na. So, tara, let's go! At ito naman mga ka-GB, kunyari, ito yung ating casing na ibinaon sa lupa. Ipagpalagay natin na nasa 100 feet ito na casing. So ngayon mga ka-GB, nandito sa ating harapan itong straw na may ejector. Ito yung kanyang leader cap gasket at ito naman yung kanyang foot valve. So may mga tubero, may mga nag-i-install na ganito yung setup nila, yung parang nakadikit yung foot valve dito sa ating ejector. So nasa sa inyo na yan mga ka-GB, diskarte na po yan ng mga tubero kung paano nila i-install. So ngayon mga ka-GB, nandito na tayo sa ating topic, kung mabubunot pa ba kaya itong ejector or itong straw na nahulog. Mga ka-GB, mayroon kaming special tools na ginagamit na pangbingwit dito kung saan naputol yung ating straw. Pero ngayon, kunyari, nabingwit na natin at hihilain na lang. Ayan, so pasok natin muli dito sa ating casing. Ganyan. So, ibig sabihin, nabingwit na yan sa loob. Ngayon, hihilain na lang. So, hila na tayo mga ka-GB. Hila, ganyan. Papasok doon sa ating casing. Paakyat, ganyan. Yan. So, pag hila natin, biglang tumigas. Ayan. Bakit siya tumigas mga ka-GB? Ayan o. Kikita natin itong leader cap gasket. Ito po yung sasabit mga ka-GB. So ngayon, masasagot na ang ating katanungan kung mabubunot pa ba. Mga ka-GB, halos 50-50 or medyo wala na tayong tsansa na mabunot pa ito kapag mahulog yung ating straw na may ejector. Mga ka-GB, dahil sasabit ito sa dulo ng ating casing. Ayan. So, may mga solusyon, may mga paraan pa ba na wasakin ito para mabunot lang itong ating straw para papalit tayo muli ng bagong leader cap gasket. So, napaka-risky mga ka-GB, lalong-lalo na kapag malalim yung ibinaon. Buti lang kung tigtatlong tubo, 60 feet, mababaw lang. Pero kung lagpas na tayo 100, medyo mabigat na po yan mga ka-GB, bingwitin. Lalo na kapag manumano yung gamit natin.
So ito po yung magiging problema natin mga ka-GB kapag nahulog yung ating istro na may ejector. Ayan, at lalagpas siya dito sa casing. So paano maiwasan mga ka-GB na hindi ito lalagpas sa casing kung sakaling mahuhulog? Pero paminsan-minsan lang ito mahuhulog mga ka-GB. Bihira lang ito nangyayari na mahulog itong straw natin na mayroong ejector. So ngayon, tuturuan ko na lang kayo kung paano maiwasan na hindi ito lalagpas sa ating mga casing. Ayan. So ngayon, mga ka-GB, ituturo ko sa inyo kung sakaling mahulog man ito, itong straw natin, basta hindi lang dito mapuputol sa may bandang dulo ng ating ejector ay hindi ito lalagpas sa ating casing. Ayan, so may sikreto po dyan. Diba ito yung put valve natin? Yung iba, kinakabit ito malapit lamang sa ejector. Ayan, so ang gagawin natin ngayon, kukunin natin itong put valve mga ka-GB. Ayan. At itong isang straw. Ayan. Dugtong natin dito. Ayan. So ito kanina 100 feet ito. So yung advance natin mga nasa 10 feet lamang or 15 feet depende sa ganda ng level ng lupa sa ilalim. Kasi doon tayo kumukuha ng magandang balong sa ilalim mga ka-GB, yung magandang level ng lupa. So ito 20 feet ito mga ka-GB, 20 feet isang tubo. Yan. Bakit 20 feet? Kasi nga yung butas natin 15 feet yung butas natin or 10 feet para hindi ito lalagpas sa ilalim. Hindi lalagpas dito sa ating casing. So dito natin ilalagay yung foot valve sa pinaka dulo. Yan. So nakalagay na dyan yung foot valve natin. Ayun. Oh. Pero nakapasok pa rin yan dito sa ating casing. Ganyan pa rin yan mga ka-GB. Oh, hindi yan ipalagpas sa ating casing. Kunyari ito yung casing natin. Kunyari ito yung casing natin. Yan. So distance tayo kahit mga 2 feet lang. Yan, kasi mayroon tayong strainer na nilagay dito eh, butas-butas. So itong put valve natin hanggang dito lang. So ibig sabihin, hindi siya lalagpas dito sa ating casing. Pero kapag mahulog ito, mga ka-GB, yun yung setup natin kanina, yung pang-video natin, hanggang dito lang siya. Yan. Yung 2 feet natin, yung 2 feet natin sa may dulo, ito yung magiging distance niya dito sa ating casing, na hanggang dito lang yung ating ejector, hindi siya lalagpas dito. Yan. So kung mayroon pa kayong mga katanungan mga ka-GB, maaari lamang kayong magtanong. So mahirap na po talagang bingwitin ang straw na nahulog, lalong-lalo na kapag may ejector na lumagpas dito sa ating casing. Yun lang, maraming salamat. Huwag kalimutang i-like at mag-follow or mag-subscribe ng ating YouTube channel. Maraming salamat. Bye-bye.